Kamusta mga kaibigan? Nagbabalik na naman ang inyong lingkod para maghatid ng isang kwentong tiyak ay kapupulutan nyo ng aral at inspirasyon sa buhay. Isang kwento ng batang ina na pinalayas ng kanyang mga magulang nang malamang nabuntis ito. At dahil hindi niya alam ang gagawin ay naisipan niyang ipalaglag ang pinagbubuntis niya. Ngunit nagbago ang lahat nang may makilala siyang isang tao. Halina't samahan niyo akong panoorin ang videong ito hanggang dulo na tiyak ay magugustuhan niyo, kaya huwag na nating patagalin. Let's begin! Pero bago natin ituloy ay baka naman pwede niyong isubscribe ang munting channel na ito at pakipindot niyo na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Halos lahat ng mga magulang ay may mataas na pangarap para sa kanilang mga anak. Hangad nila ang magandang bukas na sana ay marating ng mga ito sa hinaharap. Ngunit paano kung ang mga pangarap na ito ay biglang maglaho na lang sa isang iglap? Isang araw ay natuklasan ni Maria na nagdadalang tao siya. Hindi niya alam ang gagawin dahil tiyak na magagalit ang kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung paano sasabihin at kung saan uumpisahan. Ngunit humugot na lamang siya ng lakas ng loob para ipagtapat ang tunay niyang kalagayan. Nanginginig siya sa takot habang kinakausap ang mga ito. At pagkatapos ay hindi niya inaasahan ang naging reaksyon ng kanyang mga magulang. Ano? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Alam mo ba kung gaano kasakit para sa amin? Lumayas ka at huwag na huwag ka na magpapakita pa sa amin! Galit na galit ang kanyang mga magulang at agad pinaalis siya ng kanilang bahay, bit-bit ang ilang damit. Wala siyang ibang maisip na pwedeng makausap na tao, kundi ang kanyang naging kasintahan. Ipinagtapat niya ang totoo niyang kalagayan ngunit agad din itong umalis at hindi na nagpakita ng malamang siya ay buntis. Halos bumagsak ang mundo ni Maria. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bukas sa naging kalagayan niya. Iniwan pa siya ng taong inaasahan niya na sana kasama niya, ang tatay ng pinagbubuntis niya. Wala siyang ibang alam na paraan para matakasan ang problema, kundi ang ipalaglag ito. Ito lamang ang tanging naisip niya na solusyon. Ngunit wala siyang sapat na pera para gawin ang isang napakahirap na desisyon. Naghanap siya ng pwedeng mapasukang trabaho at eksaktong may isang cafeteria na naghahanap ng isang waitress. Agad niya itong pinuntahan at hindi naman siya nabigo at nagkaroon na rin siya ng trabaho. Maraming salamat po, ma'am. Kailangan ko po talaga ng trabaho ngayon. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Maria. Walang anuman, iha. Bukas na bukas ay pwede ka nang mag-umpisa. Sambit ng amo niya. Sa wakas ay makakaipon na siya ng pera para sa kanyang binabalak. Maswerte siya sa kanyang napasukan dahil mabait ang kanyang naging amo na babae. Maganda ang pasahod at binigyan pa siya ng libreng matutuluyang bahay. At dahil dito ay mas lalo niyang ginalingan ang pagtatrabaho bilang ganti sa kabutihan ng kanyang naging amo. Ngunit lagi niya pa rin naiisip ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho doon. Ang makaipon para pambayad sa pagpapalaglag ng kanyang pinagbubuntis. Pilit niyang tinago sa kanyang amo ang kanyang kalagayan at patuloy lamang itong nagtatrabaho. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay may napapansin na palang kakaiba ang kanyang amo sa kanya. Oras ng trabaho noon nang sinubukang puntahan ng kanyang amo ang kwarto ni Maria. Malakas ang kanyang loob na may tinatago ito sa kanya. Hindi nagtagal ay may nakita siya sa isang basurahan, isang bagay na nagpangiti sa kanya. Dito niya nakumpirma na buntis nga ang kanyang empleyadong si Maria. Masaya itong bumalik sa kanyang pwesto para kausapin sana si Maria, ngunit nabigla siya nang matuklasan na umalis pala ito nang walang pasabi. Wala siyang kaalam-alam na si Maria pala ay pumunta sa isang pribadong klinika. Samantala, paumpisa na sana ang operasyon nang biglang may pumasok sa pintuan ng nasabing klinika. Maria, wag! Huwag mong ituloy yan, pakiusap! Nagulat si Maria nang makita niya ang kanyang amo na lumuluha ang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit andun siya at
kung paano niya ito nalaman. Ma'am, hindi niyo po ako naiintindihan. Kailangan kong gawin ito para matanggap ulit ako ng mga magulang ko. Kailangan kong gawin ito para maayos ko ang buhay ko. Paliwanag ni Maria. Nilapitan siya ng kanyang amo at kinausap ng masinsinan. Maria, naiintindihan ko ang kalagayan mo. Hindi madali ang sitwasyon mo. Ako man ay maagang nabuntis at nang ipinanganak ko ang bata ay iniwan ko ito sa kaibigan ko. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Wala akong sapat na kakayahan noon para buhayin ito. At yun ang pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Ikinwento niya kay Maria ang kanyang naging karanasan noon habang pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Biglang natauhan si Maria sa kanyang mga narinig. Pinalakas ng kanyang amo ang kanyang sarili at pinangakong hinding-hindi ito pababayaan sa kanyang pagbubuntis. Hanggang sa manganak si Maria ay itinuring siyang parang anak ng kanyang amo at maging ang kanyang bagong silang na sanggol. Itinuring silang pamilya nito at namuhay ng masaya na magkasama. Pagkalipas ng ilang buwan ay naisipan ni Maria na dalawin ang kanyang mga magulang kasama ang kanyang amo. Nais nito na humingi ng tawad sa mga nagawa niya at baka muling matanggap na siya ng mga ito sakaling makita ang kanilang apo. Excited ngunit kabado si Maria habang papalapit sa kanilang bahay. Paglabas ng kanyang ina ay bigla itong nagulat sa kanyang nakita. Nagulat siya hindi dahil sa batang dala ni Maria, kundi dahil sa babaeng kasama nito. Victoria, ikaw ba yan? Nagtaka si Maria nang bigkasin ng kanyang ina ang pangalan ng kanyang amo. Napag-alaman ni Maria na magkakilala pala ang dalawa at matalik na magkaibigan. Hindi inaasahan ni Maria na ang tagpong ito ay magpapabago pala ng kanyang buhay. Inamin sa kanya na ang nanay na nakilala niya mula pa pagkabata ay siya palang kaibigan na pinag-iwanan sa kanya ng totoo niyang ina. Natuklasan niya na ang kanyang totoong ina at ang kanyang amo ay isa. Hindi maipaliwanag ni Maria ang kanyang nararamdaman. Hindi niya inaasahan na may ganun palang istorya ang kanyang buhay. At di niya rin inaasahan na makikita ang kanyang tunay na ina sa ganung paraan. Wala siyang naramdaman na kahit kaunting galit sa mga ito, bagkos mas lalong sumaya at napuno ng pagmamahalan ang kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento at naway nagustuhan nyo mga kaibigan. At kung nais nyo pa ng ganitong klaseng mga kwento ay siguraduhin nakasubscribe ka na at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para maging updated ka sa susunod na mga upload natin. Hanggang sa muli, maraming salamat po.